umaga, kabayan, at sa ating mga taga-subaybay. Ay, tinerminate na raw ninyo ang ginagawang pag-aaral ng DOST sa ivermectin? Oo, kabayan, at ito ay maraming kadahilanan. Ano? Unang-una, ang tagal makakuha ng mga yung mga ethics clearance, no, ang dami talagang mga kailangang gawin para makakuha ng ethics clearance, so natagalan. Pangalawa ay wala pa rin namang kasing dumadating na bagong development sa international trial on the benefits of ivermectin. Tapos nagkaroon pa ng issue sa atin dito locally against the use of ivermectin. Pero ang pinaka-immediate cause natin, unang-una ay nagdaan tayo sa talagang paunti ng paunti ang pasyente na maaaring mag-participate sa trials. Pangalawa, ay nahirapan kaming kumuha ng supplier ng gamot kasi pag nalaman nilang gagamitin sa trial ay umaatras sila. Siguro ay natatakot siguro silang hindi rin sila sigurado. Masira ang market. Ang pinaka-final decision na namin ay ang recommendation ng Department of Health kasi sila rin naman ang nag-recommend na igawa ang trials. Sila na rin ngayon ang nag-recommend na itigil na ang trials at i-save na lang yung almost 48 million pesos for other purposes. Pero nagkaroon noon ng clinical trial kahit papano? Hindi po nagkaroon hindi ng clinical trial kasi nga hindi kami makakuha ng ethics clearance at saka... Ano ho yung ethics clearance, Secretary? Dalawang klase yan kasi involving ito humans. Kasi maraming tanong ang mga komite. Una-una, yung sa UP Manila, pero nalusutan na yon. Pero meron pa rin nationwide ethics committee na hinihingi din naman yung ebidensya na may approval ng FDA. Ang FDA naman, hinihingi naman yung mga requirements tungkol sa supply ng gamot. So parang chicken and egg situation. Ang hirap, ano, kaya tumagal ng ganito. Ayun. So, nag-meeting kami at siyempre, ang decision namin heavily influenced by the DOST DOH recommendation kasi sila naman ang nag-request ng clinical trial. And even before this, ang Department of Health ay nagsabi na walang significant proof o patunay sa effectivity ng ivermectin. How about sa abroad? Meron ho bang alam kayong pag-aaral din? Kasi tayo, yung ating grupo na binuo for our trial ay member ng international network. At yun nga ang kanila din sinasabi, wala pang dumadating na anything that is clear na may benefits sa ivermectin. So wala na ho? Hinto na? Itinigil na namin, oo. So anong atihong may papayo sa mga gumagamit pa at umiinom ng ivermectin? Yan naman ay hindi ba noon pa sinabi ng Pangulo na basta nag-prescribe ang mga doktor, bahala na yung mga doktor. Ay, wala namang prescription ganun? Ano po? Meron bang nag-prescribe ng mga doktor? Hindi ko kabisado. So, ganun pala, balik ulit tayo sa ito para sa kabayo lang. Parang ganun nga. Okay. Ay, kamusta na yung ating kwan? Yung virgin coconut oil. Tuloy-tuloy na ho yan. At ang isang dahilan din natin ay marami na tayong available effective therapeutics for the early phases of COVID-19. Yung mga gamot mismo na approve at saka yun din namang mga tinatawag nating health supplement na kapag pakita na mas maagang napapagaling yung mga nagka-COVID-19. At yan ay may ebidensya na tayo sa virgin coconut oil. Yung sa Lagundi ang ebidensya lang dyan na nakuha, unang-una, yung napakabilis bumalik ng pang-amoy ng mga naapektuhan. At yung tinatawag na total symptom indicator na kung saan hindi man base sa mga recorded test. Pero pag tinanong yung pasyente o yung doktor, ang sinasagot ay bumuti na yung pasyente. Yun, parang qualitative indicator ay nagpapakita na yung sa total system test, madaling bumuti ang pakiramdam ng mga pasyente na gumamit ng yung tawa-tawa, hindi pa i-release ang result. Okay.
Okay, maraming salamat. Secretary, maraming salamat po and good morning. Thank you po. Secretary Fortunato